people. Hello. Welcome to my guys. Nandito tayo ngayon sa isang farm kung saan itutur tayo. Siyempre, walang iba. Ayan. Aking kumari ang Hashindira at siyang mag-guide sa atin. Dahil marami, nakita ko na mashal kami rito. Nakita ko marami silang pananim. Kaya, tara, samaan niyo ko. Ito, nakikintuhan kami ng aking kumari. Nasigurado ang content ko dito sa kanyang farm, sa hasyenda. Mag-part 2 tayo, gawa ng salawak ng kanyang lupain. Ngayon, ipapasyal tayo sa mga pananim, which is nakita ko kanina talagang. By the way, time check is 3 o'clock in the afternoon na. Natapos na rin kami kumain. Hindi ko na kayo sinama, pero ngayon isasama ko kayo sa magandang garden nila. Mars, tanungin lang kita. Bago tayo pumunta sa farm mo, ilang hektarya ito? Wala. Wala akong idea dyan. Wala kang idea. Wala akong idea dyan. Basta sa square meter, wala. Wala akong idea dyan. Ganito sa probinsya kasi pag mana, di ba? Pag mana-mana, para ka lang bumibili ng slice ng bibingka, ganon. Hindi tulad sa syudad, sa malalaking syudad na talagang may square meter. Pero dito sa aming probinsya, kung ilan yung gustong ibinta sa'yo, parang hihiwain lang ba? Ngayon, kumari ko, hindi niya alam. Kung magkano, ilan kalawak yung kanyang lupain, basta bili ng bili. At ngayon, makikita natin yung mga produkta yung itinanim niya. Unang-una, may papakita ako sa inyo na ilang-ilang yung pananim mo, Mars? Yun muna. Anong tawag doon? Paper tree. Mayroon silang paper tree. Ilang puno ang itinanim mo dito sa paper tree mo, Mars? Siyara lata na eh. 10 paper tree ang nabuhay. 20 yan, 20. Pero 10 lang yata nabuhay o 15. So tingnan nga natin yung paper tree. Pero ilang taon na itong mga paper tree na ito? Kaya 5 years lang yan. Pero aanihin is 10 years daw pwede na. Ayan tayo. Papaya po. Ayan o. So ibig sabihin, iyang mangga na yan, sa'yo pa rin, Mars. Kita mo. So ibig sabihin, ang lupa mo hanggang dun sa may bakuran. Kita mo. Ayan, may kausap ang ate. Ayan. Si sir. Yeah. Ayan, dahil lang business pa nila, i-insert ko na lang yung tawag dito, ang kanilang isang business. Pero gawa ng ipinasyal tayo dito sa kanilang lupain, ito yung itinanim nila na it takes 5 years na raw. Kilala na ninyo na itong kahoy na ito is very rare at mahal ang paper tree. At 5 years na raw ito. Ayan. Yan ang aking kumari. Ito. 5 years na raw. Pero ang laki. Ang laki ng puno na oh. Pero sabi nga nila, pwede na raw itong i-harvest within 10 years. Kaya 5 years from now. Ayan. So, ang lawak ng kanyang Ganito ang style ng kung paano mamuhay sa probinsya. Then, pag nakikita ninyo, mayroon siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hanggang doon pa yung mga paper tree niya na unang kanyang produkto dito sa may kilid. Ayan ang aking kumpare, nasa business.
Say hi to my vlog. Ayan ang may asawa. Mag-hi ka naman, Hal. Hi daw sa vlog. Ayan yung may-ari ng lupain. Siyempre, ang kausap natin si First Lady. Oh. Ayan siya. Ama, sabi mong Hal, welcome to Hacienda de Mina de Olanda. Ayan. Hacienda de Mina de Olanda ang pangalan. Ayun. Thank you. Salamat dahil ano, binigyan nyo kami ng pagkakataon na i-picture natin yung inyong hacienda. At nandito pa kami sa ano, nandito pa kami sa paper tray. Ang daming paper tray. Ay, paper tray. Okay. Oo. Tapos susunod ka. Susunod yung apayas. Yung papaya. Ay, iniikot namin. Pare, ilang puno ang paper tree mo? Hindi ko alam yan. Hindi na nabibili. Tinanong ko rin kay Kumari kung ilang square meter ang kanyang hasyenda. Hindi. Sabi ko naman ganito sa probinsya kasi, hindi tayo bumibili ng square meter, kundi parang bibingka lang, ini-slice. Dahil malawak ang lupain ng probinsya, di ba? Correct. Oh. Correct, di ba? Mayroon pa silang puno ng ano, oh. Ay, ito yung sinasabi mo, Mars. Hmm. Na may puno ka rin ng ano. Malunggay. Ay, ano. May puno din sila ng dalawang malunggay. Which is, sa ibang lugar, ang inuulam lang, ang kinakain na alam nila ay dahon. Pero dito sa probinsya namin, sa Pangasinan, or dito sa isla ng Luzon, talagang kinakain namin at alam na alam naming ulamin iyang bunga ng malunggay. At may nakahiwalay dito na puno ng mangga. Ayan o, oh, may bagong sibol na dahon. Ayan, bagong sibol na ano, dahon. Ibig sabihin, sabi ng aking kumare, Mars, nag-harvest ka na rito? O yun, nag-harvest na raw sila. Kasi dito sa lupain ninyo, ilang puno ng mangga meron naman kayo? Hindi ko din alam. Parang hindi ko alam. Hoy, isipin na lang ninyo. Diba? Mapapasana oil ka na lang. Hindi ka na lang magbibila. Mapapasana oil ka na lang sa lawak ng kanilang lupain na hindi nila alam kung ilan. Kung ilan at kung ano-ano yung laman ng kanilang lupain. Pero bakit tayo lumapit dito? Kasi nakita ko may mga paper tree pa dito na tinanong ko rin ang asawa ni Mars kung ilan ang paper tree. Ay, wala na. Hindi na rin daw alam. Kaya ang tanging masasabi ko na lang, Mars, ay sana oil. Sana oil. Ay, diba? Mayroon din silang ito. Ito ang hindi nawawala sa atin. Mapalikod bakuran, mapagilid bakuran, anong hindi mawawala sa atin, Mars? Ang puno ng oo. Ito, oh. Ito ang hindi nawawala, saging na saba at saka kamuting balanghoy. Ito, oh. Ayan, oh. Mayroon din silang dalawang buhig na nakaano. Tinanggalan na. Ganito kalawak ang kanilang lupain. Ah, sinong nagtanim nito? Ipinatanim ninyo. Pero sabi nila, ito ay good for 6 months bago anihin. Oo. Oh. Kaya mga pag ano na, pag ulan na, saka aanihin na naman ito. Saka panil. Hindi lang ito. Ano pang mga tanim mo, Mars, dito? Ayan. Mayroon pa tayo. Ilang puno ang papaya mo, Mars? Hindi rin bila. Hindi rin bila. Hindi rin bila. Talagang sabi ko, sana oil na lang. Ere, oh. May mga malalaki na silang papaya. Ito ba yung ano? Red? Oo, oh, red. Red. Ay, ano, red papaya. Red papaya daw ito, oh. Kung ilang puno, hindi binibilang din daw, basta tanim ng tanim. Kung ano yung bubunga, yun na lang. Ayan, oh.
Abang kausap ni ano, ni Kumari, kausap ang kanyang ang aking kumpare, ang kanyang hubby. Habang ipinapaikot tayo. Ito tulad nito, oh. Ganun pa lang papaya, ano. Tuloy-tuloy pag nahinog yung isa. Sa probinsya, ito pa sasabihin ko sa inyo. Sasabihin ko pa, sa probinsya kasi na hindi naman pinagkukunan para i-produce sa market, hinahayaan nila talagang mahinog ang papaya sa puno. Ayan, oh. Hanggang mahinog totally. Kasi pag i-produce mo pang market, pag may guhit lang na yellow dito or orange, is inaani na. Kaya minsan matabang na yung binibili nating papaya. Pero dito, sipin nyo na lang, oh. Ayan, oh. Kaya sabi ko kay Kumari, tatawagin pa mga produkto niya. Ang nakapag-ano, ang nakapagtataka. Ayan, oh. Kasi pag ibang ano to talaga, ibang lugar, haharbisin na. O, nakailang, ano na tayo, nakailang daan na, na talagang harbisin na yung papaya. Kaya lang hinahayaan nila, bakit kaya? Ayan. And then, patungo tayo dito. Ano yan, Mars? Kambing. Ayan. Patungo na tayo, talagang sari-sari ang nandito sa kanilang hasyenda. Ayan. Oh. Ilan ang kambing mo, Mars? Wala si Sophia dito. Ay, May mga pa. Nakapagtataka. May mga pangalan pa. Mga ano nila. Hello. May Sophia. May Sophia dito. May Elsa. May ano pa dito. Ayan. At ganito ka-productive si Kumari. Dahil may mga kambing. Salamat ka na agaw. Ayan yung mga kambing nila. Pero Mars, ano yun? Gusto ko lang anuhin yun. Oo. Tintas ta edayamitan para tag-ulan. Kani baka, kambing, gantura. Madilim para kay Kumari kasi yung nakakalat. Ayan. Tapos mayroon pa silang istak dun pag nakikita ng mga pagkain. Ang alam ko kasing pwedeng kainin, mais, ayun pala pwede rin ganito. Kahit tuyot na. Istak na talaga, ano yan, para ano. Punta natin, may kambing pa. Ayan yung istak ng mga pagkain ni Kumari. Kambing, mga baka daw niya. Dito nila ini-istak para sa tag-ulan. At ito, oh. Mayroon, ito ang bahay ng kanilang mga alagang kambing. Oh. May nasa silong. Pag nakikita ninyo. Ayan. At sa gilid. Hello. Hello. Ayan. Baka nandito si Sophia. Tiyak dito sila kumakuha ng ano. Inumin ng kanilang kambing. Sa tabi ng malunggay. Ayan, oh. At guyabano. Dami nilang papaya. Ayan, ngingiti-ngiti si Kumari. Si Kumari kasi, alam niyo na, tisay yan. Ayaw nang magpaaraw. Kaya itinuro lang, nilapitan natin ito, oh. Sayang kuno may sirong. Ha? Sayang may sirong. sayang. Ako nga, wala nang... Ano? Ala. Ibig sabihin doon, Mars, hanggang doon. Doon sa may bakod. Ang lawak talaga. Oh, andito yung kambing ko, pero yung baka wala. Asan yung baka? Mayroon akong nakita ata doon. Oh, yung kambing ko nandito, yung baka wala. Hindi, baka ayun. Ayun, may mga baka doon. Kasi dito daw ang tirahan ng kanilang baka. Kasi, tanda natin. Ayan. Ito ang sign na dito nakatira ang kanilang baka. Pero pag ganitong araw, para hindi maubos yung kanilang istak dito. Habang may makakaing sariwang damo. Kaya andun sila. Alo, oh.
At hindi mawawala talaga ang sa magsasaka na mayroong ganito. Oh. Nakikita nyo ba? Tubo. Pang ano ng tubig. Ayan. Dadalhin na sila sa bukid. Pakakainin naman ng sariwa. Oo nga, dahil pagtuyot. Ayan. Mars, hindi mo rin alam kung ilang bilang ang kambing mo. Anak lang ng anak. Anak lang ng anak. Ha, di ba? Itagapasto sa makabilang nang to. Sa reaksyon ang ding ko dyan. Diba? Kasama ko kahit na mainit, tirik na tirik ang araw. Kasama ko, kumari ko, umiikot talaga sa hasyenda nila. Totoong sa kanila ito. Kaso, diba, ganito sila kaproduktibo sa kanilang lupain. Even though, ilalagay ko na lang sa baba yung description ng kanilang business, which is furniture, kung saan gusto ninyong magpagawa ng pintuan, hamba, upuan, lamisa, lahat. Is ito lang ang kontakin. Ayan. Sa may gilid pa, bukod sa papaya, sa likuran natin, umiikot tayo sa kanilang mga saging na saba at kamuting balanghoy. May ipapakita pa ako sa inyo na sikreto kung paano natin malalaman na may bunga na yung balanghoy. Tingnan natin. Ayan, pag yung kamuting balanghoy is pumuputok-putok na dito sa may lupain, tiyak may bunga na, pero ang mga ito wala pa. Kasi sabi ni Kumari, after 6 months, bago magtag-ulan, sa kanila ito aanihin. Nagpunta tayo doon sa malawak talaga. Hiningal ako sa laki ng lupain. Pinuntahan natin. Saka po, puro pananig. Dito tayo. Oh, dito pa tayo sa likod bahay nila. May mga puno ng saging. Senyorita ata to. Kung hindi senyorita is lakatan. Hindi. Kantong amo. Oh, kantong daw. Latundan. Sa Tagalog, latundan. Kita nyo? Yan na dito. Kanina alaga yan, Mars? Sa'yo? Ayan o. Mayroon pa silang dito? Pepper tree. Kasi nga alam nila yung kalidad ng Anong purpose mo? Ba't nagtanim ka, Mars, ng maraming pepper tree? Hindi na ako bibili. Sarili ko na. Kasi alam ni Kumari yung mga kalidad ng kahoy. Ng mga kahoy. So yun ang ini-invest nila. Ayan. Ang pagkalam ko, ito ay dalandan to Mars? Dalandan. Dalandan to Mars. Dalandan ba yan? Oo. Dalandan nga siya, Mars. Oo. Sa atin dalanghita. Ay, hindi dalanghita. Kaya na may dalayat. Hindi, Mars. Dalanghita ya? Oo. Yata siya. Handa sa dalayat na baso ang tagi. Huwag po nangyari. Ayan. Meron din silang bagong bagong gawang. Aba, parang may plano pa rito sa taas. Second floor.
Hindi maganda ito pag maano na, yung bahay ba ng ano Mars? Bahay ng ano ng kambing. Yung lalagyan ng pagkain niya sa taas. Ay naman. Ayan o, nag-uumpisa na naman sila sa... Tayo nang magbilang, ngayon ay apat. May apat na baby. Kung nakita, puro maputi. Oo, tama. Sabi nila kasi pag nag-alaga ka, kailangan isa ang lalaki baga dito, dalawa. Dalawang lalaki, puro lalaki baga. Dalawang lalaki, dalawang babae. Ayan, para walang agawan. Para walang agawan, ayan. Next tayo Mars dito sa side ng iyong mansyon. Ano yung mga pananim mo? Kamatis, kamote, kamo. Kalabasan. Ayan o. Ayan yung mga pananim nila. Bukod sa mga prutas, may gulay. Pag nakikita ninyo is, o oh, diba kamatis? At? Nakabilang talong. Ito o. Sa dulo ng kamatis, mayroon silang kalabasa. Ewan ko kung sa inyo nag-uulam kayo ng talbos at bulaklak. Ayun. At sa other side, ayan o, bukod sa malunggay, may sitaw sila. Mars, mayroon ka din eh. Diba? Ayan o. Kahapon sa ating vlog, kasama ko kayo, nagtanim tayo ng dragon fruit. Meron din sila. Pwede na ito, di ba? Ito, oo. Ayan. Marami na. Marami nang pwedeng ilipat. Makasampu na. Hanggang sa baba. Bukod sa dragon fruit, ayan. May talong sila. Pangpagpat na talaga. Ayan. Malawak talaga ang kanilang lupain, oh. Sana nag-enjoy kayo sa paglibot ng bakuran. Lagi kong sinasabi sa inyo, kaano kalawak eh yung lupain kung hindi ka productive, wala din. Pero kung tulad ng bahay ni ma'am, ayan o, si madam, hindi mo lang masasabi na lupang basta-basta. Kasi ang nasa loob talagang kayamanan. Nakita natin marami silang papaya. Gold na nga actually. May red na. At ang ipinagmamalaki nila na talagang hinimbite ako. Kasi ipinakita nila yung maraming paper tree. Sila talaga. Ayan. Hindi maipagkakailan na alam nila ang kalidad ng mga puno. Kaya yun ang purpose nila dito sa malawak nilang lupain. Na ang paper tree ay mahal. Kaya yun ang itinanim nila na pwedeng anihin at malaki ang kita rito. So ito na muna ang ipapakita ko sa inyo. Kita-kita tayo sa part 2 ng vlog nito. Bye-bye for now. See you tomorrow.